patunayan naman tayo na ang Pilipinas ay archipelagic country, ibig sabihin noon na paligiran tayo ng malawak na katubigan. Pero ang tanong doon, bakit hanggang ngayon mahirap pa rin kami mga maliliit na manging isda? So, nasaan yung yaman na yan? Alas 7 ng umaga nang pumalaot si Roberto Balyon, o mas kilala bilang Kadodoy. So mga pila na kabalde? Lima? Oh, gutang lima. Mayo. So, at least walay gutom. Walang gutom dito dahil masipag yung mga tao magtanim ng kanila mga talaba. Ano siya realidad rin? Walay gutom mga ako mga membro rin, kita mo. Kana magsikwita kilos na, bisa magtagbayin tilang, 1,000 na. Katuwang niya sa pangingisda ang anak na si Jake. Masabi ko sa misis ko noon na kailan kaya tayo ahon sa kahirapan na kahit mangingisda, pero siguro magkaroon tayo ng mga anak balang araw kahit hindi man tayo siswertihin. So baka sila yung magiging swerte. Sa laot madalas inaabot ng ilang araw si Kadodoy. So minsan ay napabayaan ko talaga ang mga anak ko na isang linggo, dalawang linggo hindi ko sila mauwian sa bahay. Ang sakripisyo sa mga anak nagtulak kay Kadodoy na maghangad ng mas maraming huli sa dagat. Dumating kami dito sa Mindanao noong 1981. Ako pa nga yung malikhain mag-isip ano yung mas magandang panghuli ng mga alamang noon, ng mga sugpo, yung mga isda, yung mga paggamit nga ng mas makabagong pamamaraan ng pangisda, yun pala ay illegal. Namimingwit kami doon or nagigilnit ako yung paglalambat. Ay bigla ay hinagisa ng dinamita. Di wala kaming huli, uwi kaming luhaan. Pag hindi natin talaga hintuan ang ganitong gawain, pati yung mga anak natin, ganito rin ang aabutin, gutom talaga. Pero isa lang ito sa mga dahilan sa pagkaunti ng huli sa karagatan ng kabasalan noong 1990s. Itong mangroves area ng kabasalan, mahigit 3,000 hectares yung mangroves. At alam mo ba, ang ginawang fishpond doon ay mahigit sa 2,000 hectares. Yung alat ng tubig sa Sibugay, napakaganda. Yung environment, yung mangroves, maganda, malinis ang tubig. At saka hindi masyadong may bagyo. Kaya yan ang dahilan na halos maubos itong aming mga mangroves. Ginawa nilang fishpond. Sa mga rason na yun, yun ang dahilan ng pagkawala ng mga isda ay pagkawala ng mangroves. So nasa 70% talaga ang mangroves na ginawang fishpond. So kunti lang talaga ang natira. Kaya yun din ang gusto namin mangyari. Yung lahat ng mga gaano kalawak na mangroves noon ang nawala, ganun din ang gusto naming maibalik ulit. Sa Pilipinas, bumaba ang mangrove area ng mahigit kalahating porsyento mula 1918 hanggang 2010. Base ito sa Coastal Education and Research Foundation. Nasa 400,000 to 500,000 hectares ang mangroves na mayroon ang bansa noong 1920. Pero bumagsak ito sa mahigit 256,000 hectares taong 2000. Sa Region 9 o ang Zamboanga Peninsula, nasa mahigit 9,000 hectares ang mangrove plantation at mayroong mahigit na 9 million seedlings. Ang pinakaunang dahilan talaga yung conversion of fish pond. Pangalawa, yung may mga barko dito noon na napansin namin na yung raha, yung bakawan malalaki pala ay binabalatan, yung mga balat ay kinukuha at binibinta sa ibang lugar. At ang pangatlong dahilan noon may mga dito, mga mining, sa isang bayan may mining doon. So ginagawa siyang mga timber or pangtukod sa mga minahan at pagtukod sa mga budiga. Mayaman ang Zamboanga Peninsula sa aquatic resources, kaya tinagurian itong sardine capital ng bansa. Pero ang Zamboanga Sibugay umaasa lamang sa small-scale fishing boats. Isa na rito ang komunidad ni Kadodoy. Nang mawala na halos naubos yung mga mangroves namin na ginawang fish pond, so
nawala yung mga malalapit naming pangisdaan. Dati sa ilog lang kami nangingisda or sa mangroves. So nang gawing pispan yun, yung mga ilog na yon ay isinara. Yun ang pinaka-epekto. Nawala yung tirahan ng isda. Maraming beses na rin nanganib ang buhay ni Kadodoy dahil sa kanyang paninindigan. Binabaril kami talaga pag nasa laot kami, binabantayan kami at tuwing magrarunda kami doon o may mga pangisda kami, tinatakot talaga kami na paputukan. At isa pa doon, yung nung nagbabantay kami ng mga mangroves namin, yung mga illegal cutters na inuutosan din ng mga businessman o malalaking tao, so may mga baril. So kami, ano ang laban namin doon? So talagang ako, malapit akong mamatay dahil nakipaghabulan talaga kami sa kanila. Parang kung wala kami talaga, hindi kami talaga magiging matapang, talagang uubusin nila kami. Dito na nagsimula ang mas malaki pang laban nila Kadodoy sa malalaking negosyante. May 30 milyon na inaalok sa LGU na ako nga inalok ako, sabi doon, may 30 milyon ito. Pag gawa tayo ng pantalan dyan, kaso may mangroves, so payag ba kayo nga doon ilagay? Nasa may mangroves. Kasi ang programa pala ng gobyerno, kailangan may ikuha ng mga tao na papayag kami, yung apektado. So hindi kami pumayag. Ang mga mangroves tinatawag na rainforest of the sea. At sa 70 salt-tolerant mangrove species na mayroon sa mundo, 46 rito ang nakikita sa Pilipinas ayon sa DENR. Bukod sa masaganang huli, nagsisilbi rin ang mga bakawan na proteksyon sa oras ng kalamidad. Ang mangroves na dati na siyang nagpoprotekta sa aming mga bahay dito sa barangay ay nawala. Kaya ang mga bahay namin noon, tuwing malakas ang hangin, ay minsan natutumba. Isa ang mangrove forest sa mga threatened tropical ecosystems sa mundo. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, 35% ng mangrove sa buong mundo ay nawala na. Oo nga, tanim tayo ng tanim dyan. Tapos pag lumaki na, pinuputol din ng ating mga kasamahan o ng ating mga kababaryo. So wala mangyayari dito. So kaya sabi namin, sikapin natin na maisali sila, maipaintindi sa kanila kung bakit kailangan nating magtanim ng mas maraming mangrove. Ang gulo raman guna o kining light, ang gadalaan na o kining temperature. Sa pabasa-basa ng libro at iilang seminars na nasalihan ni Kadodoy, dito'y nagsimula na siyang magkaroon ng ideya sa aquaculture at ang pagtatanim ng mangroves. Ayun, talaba na siya. Doon ako nagsimula yung talaba farming at pinagtatawanan ng Panginoon ako noon dahil hindi daw pwede dito ang talaba. Siguro tinulungan ako ng Panginoon dahil maganda yung layunin ko na kasi nung nag-aquaculture ako at nagtalaba, nasa isip ko pa rin na pag ito'y gumana, ito yung tuturo ko sa mga kasamahan ko kasi naaawa ako na walang kabuhayan din yung mga pamilya ko at mga kasamahan ko. Kinukumbinsi ko yung mga kasamahan ko ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-aquaculture. Hanggang ngayon marami pa rin mga mahihirap na mga maliit na mga isda na wala talaga access sa programa ng ating gobyerno. Yung mga batas kasi natin ang ganda-ganda ng pangalaisdaan, mahina ho ang pagpapatupad para maasikaso at maprotektahan at mapangalagaan yung ating karagatan na para sa ating mga mangingisda, lalo-lalo na sa aming mga liliit na mangingisda. Yan po ang pinaka-problema at pinaka-kulang. Yung mga batas, pagpapatupad at pagbibigay ng kasiguruhan na ang mga pangisdaan namin bilang maliit na mangingisda ay mabigay ng tuluyan na para lang sa amin at wala ng ibang pumapasok at ito'y sirain at ito'y i-over-exploit. So mayroon kaming available na seedlings para sa mangrove area namin. Ito talaga ang pinagtuunan namin ng pansin. Noong 2001, unti-unti nang napansin ng ilang grupo ang kanilang mangrove reforestation project. Nakita kasi nila na sa yung pagtatanim ng mangroves ay nasa puso namin, na inangkin kasi namin na yung tinanim naming mangroves ay siya yung isang paraan na maahon kami sa kahirapan. Doon sila na doon parang na naantig sila na dapat tulungan kami na magiging malakas na organization kasi ito rin pala ang hinahanap nila, yung may mga pananaw sa pag-aalaga or pagpoprotekta at pagpapayaman ng ating mga forest or mga kahit mangrove man or bundok. Ang dating tila abandonadong palaisdaan na buhay ng magkaroon ng mga bakawan.
So, nandito tayo ngayon sa ating Talaba Farm ng kapunungan sa gagmay mga isda sa Concepcion. Na ito ay malaking tulong sa aming mga membro dahil una ay isa itong pangkabuhayan na kahit sa pandemic ngayon, itong malaking nakatulong dahil napaka-in-demand ng talaba namin dito sa Kabasalan, sa Buangga, Sibugay. Malaking epekto ngayon sa mga sa pamilya namin at sa mga tao, yung pagdami ng mangroves sa pagbalik na paunti-unti yung mga isda, ay yung mga tao dati na gumagawa ng mga krimen, yung tawag namin doon ay akyat fish pond, akyat baklad. So ngayon, wala na kasi kaya na nilang mabuhay sa paraang patas kasi may resources. At pangalawa, yung mga tao ngayon na hindi na gumagawa ng mga pamumutol ng mangrove, bagkos, alam na nila ngayon na kailangan protektahan kasi ito pala yung makatulong sa kanila maliban sa pagdami ng isda, pati yung paglakas ng hangin. At yung mga tao dito ay hindi na isang araw ay 8 oras na nangingisda tapos makakuha ng ilan. Ngayon, 2-3 oras lang, so umuwi na sila dahil kasya na sa kanilang pamilya yung nahuhuli. Sa ngayon, isa ang Zamboanga, Sibugay sa may mga pinakamaraming nahuhuling isda sa probinsya na umaabot ng halos 130,000 metric tons taong 2020. Mahigit 380,000 hectares din ng mangrove ang inilalagay sa ilalim ng National Greening Program ng DENR na nagsimula pa noong 2011. Parang nakuha namin yung tiwala nila na napakita namin sa kanila na talagang ginagawa ho namin yung base namin at hindi palaging reklamo ng reklamo, kundi gawa na lang gawa. Mula sa isang barangay, unti-unting lumalawak ang kanilang mga bayang na impluwensyahan. Walang imposible sa pamumuno ng may paninindigan. Para kay Kadodoy, tila hindi lang Bakawan ang nagbunga para sa kanilang komunidad. Nagbunga rin ang pag-asa na mangyayabong at mas maisasaayos pa ang yaman at biyaya sa kanila ng kalikasan. Our 2021 Ramon Magsisi Awardee, Roberto Kadodoy Balyon. Ang pinagsikapan ko talaga at ang pinakahili ko mangisda lang talaga. Ito lang talaga sabi ko ang alam ko na pumumuhay at I am proud to be a fisherman.